Sinuspindi ang klase sa ilang lungsod sa Metro Manila ngayong araw dahil sa maghapong pag-ulan. Nadismaya naman ang ilang magulang at estudyante dahil huli na nang kanselahin ang mga klase. Kung hindi man nakagayak na ang mga bata, ang iba ay nasa mga eskwelahan na. May ulat si Karen Villanda. Alas 10 ng umaga, nagtipo ng mga estudyante sa labas ng mga eskwelahan. Bigla kasing nag-anunsyo ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ng suspensyon ng klase dahil sa sama ng panahon. Si Baby, matapos sunduin ang kanyang tatlong anak sa eskwelahan, lumipat naman siya sa kabilang paaralan para sunduin ang kanyang pamangkin. Dapat po maaga po nila sinasabi, lalo na po yung mga pang-umaga. Sayang din po yung oras at saka yung oras ng pag-aaral po nila, nabibitin po. Kahapon nga, napakalakas ng ulan, hindi nagsuspend eh. Tapos ngayon po, medyo ano naman po. Kaya lang, alanganin pa rin po talaga. Ilan sa mga LGU na nagsuspender ng klase ay ang Taguig, Pateros, Muntinlupa, Mandaluyong, Valenzuela, Davotas, Parañaque, Las Piñas, Pasay, Marikina at Caloocan. Paliwanag ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Caloocan, preventive measure ang kanilang ginawa upang hindi labis ang maapektuhan ang mga estudyante sakaling bumuhos pa ang malakas sa ulan ngayong araw. Actually, hindi naman siya talagtaw dito, wala namang bagyo. Pero yun nga, merong bagyo sa ibang lugar na nahahatak yung kaya nagkokos ng ulan. Doon sa weather monitoring natin, yun yung nakikita natin ng tanghali. Kaya ngayon pa lang tayo nag-declare para yung mga papasok ng hapon, di ba, para hindi sila maapektuhan. Tapos yung mga nakapasok na, pinauwi na rin natin kasi baka mamaya abutin ng tanghali, baka doon pa abutin ng ulan. Pinaalalahanan naman ng lokal ang pamahalaan ng mga magulang na siguraduhin didiretso sa bahay ang mga anak matapos ikansela ang klase para masunod ang layunin ng class suspension. Dapat maano ng magulang din na pag nag-declare tayo para safety nila eh. Huwag naman sana pumunta ng mall. Sa pagbuhos naman ng malakas sa ulan kaninang umaga, ilang pagbaha ang na-monitor ng Metropolitan Manila Development Authority. Kabilang na dyan ang domestic westbound, Ortigas EDSA southbound at ang E. Rodriguez Araneta northbound. Gayunman, sabi ng MMDA, ay mabilis namang humupa ang baha, dulot na rin ang mga pumping station. Year-round ang paglilinis po namin ng ating mga estero at ng ating pagdidiklag ng ating mga drainages. And aside from that, yung mga pumping stations po natin, 72 na po ang total niyan, patuloy po nating minimaintain. Yung karamihan po dyan, improve na po natin yung capacity o yung volume na inilalabas na tubig. So mas napapabilis na po ang pagpapalabas natin ng tubig during rainy season. Karen Villanda para sa Bayan.